Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for Education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto, huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating ETULay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETULay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Ayan! Isang terrific na hapon sa ating lahat. Ako muli ang inyong terrific tutor ng Science 4, si Tutor Cherry La Peña from Balayong Elementary School, Schools Division, Sauk City of Malolos. Namiss niyo ba ako mga bata? Ayan! Since September 13 ngayon, ito ang nagmamarka ng ating first day of school year 2021. 2022. At maya-maya lamang, may ipapakilala ako sa inyong bagong kaibigan. Ngunit bago yan, isa-shoutout ko muna ang ating mga masugid na mga naunang viewers for today. Hello kay Yana Leonardo from Talipayong Elementary School. Hello din po kay Mang Connie from Valencia City. Hello din sa mga taga Balayong Elementary School, kila Princess, ayan, nandyan din sila. Nadine, hello Nadine, ayan. Hello kay Eileen from Munti Elementary School, Division of Batangas. Ayan, hello po sa mga taga Batangas. And also hello din sa mga taga Iloilo. Ayan, hello po kay Ma'am Sheet. And also, isa-shoutout ko din po ang mga taga SDO Capiz. Hello kay Ma'am Rosel. And also, andyan din po si Lanil, si Erich, si Evelyn na taga Surigao del Norte. Ayan, hanggang Surigao del Norte na aabot ng ating ETULay online tutorial na libreng-libre para sa mga batang Pilipino. Ayan. Since may bago tayong mga kasama ngayong araw, pwede na ba natin siyang i-present dito sa ating live broadcast? Ayan! Okay, mga bata, nandito ang ating science best friend, si Tutor Ben. Hello, Tutor Ben! Hello po, hello everyone. Magandang hapon po sa bawat isa sa ating mga teachers, sa ating mga magulang, at higit sa lahat sa ating mga estudyante sa iba't ibang panig ng ang Pilipinas, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Hello po!
continue, please continue to type your name. Sulat lang po tayo natin mga pangalan at ating mga school para ma-shout out po namin kayo. Hi, Ma'am Jerry, how are you today? Ayan! Yan, since nga first day of classes ngayon, medyo busy kami dito sa school dahil namigay kami ng mga module and as well as meron din mga report na kailangang ipasa. Kung kaya ako dito ay on-site working dito sa amin, sa Balayong, ayan, nandito ako sa office namin mismo. Ayan, ikaw naman, Sir Ben, kamusta? Ano ba yung mga preparations na ginagawa natin para dito sa bagong school year na ito? Wow, sobrang dami. Alam niyo po, alam po natin mga teachers na hindi po talaga tayo tumigil. Ano, ang daming seminars, ang daming webinars. Actually, ma'am, kakatapos ko lang po sa paggagawa ng mga activities ng aking mga estudyante. At ako po ay excited sa panuro ang taon na 2022. Ayan, dito nga rin po sa amin na sa Balayong Elementary School. Shoutout po pala sa mga teachers ng Balayong Elementary School, sa school head ko, si Sir Bernie, na nasa kabilang kwarto lamang, sa mga teachers na nasa kanilang mga classroom, at sa aming SDS, Norma Pasquez Carban, shoutout po, ayan, napakaraming ang preparations, no, ha, talagang hindi tayo nagpahinga para syempre maihatid ang edukalidad na edukasyon para this school year. Ayan, ngayon po, makakasama niyo na ang inyong science best friend. Take it away, Tutor Ben. Good luck! Alright! Hello po, everyone! Ulit, at isa pong pribilehiyo para po sa akin na kayo po ay aking makasama ngayong hapon. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na batiin ang mga aking mga kasama sa DepEd National High School, kung saan po ako ay nagtuturo. At ang aming PSDS po, si Ma'am Freyo, ang aming assistant principal, Sir Ray. Hello po sa aming principal, kay Dr. Socorro Fondivilla. Hello everyone. At yes, hello din po. Hello kay Yana. Hello Yana. Salamat sa pagbati sa akin. Patuloy din po tayo na bumati. Good afternoon po from Calbig Elementary School. Hello Ron Cedric Pexon Cerezo. Hello. 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 Yan, napakadaming mga bata na gusto talagang matututulingan na ang pandemyang ito ay hindi magiging hadlang para sa ating pag-aaral. Sige, samahan niyo po ako. Tayo po ay mag-aaral na ng lesson natin ngayong hapon. Pero bago ang lahat, samahan niyo po ako sa Monday or every Monday, 1:40 to 2:20 p.m., kami po ni Ma'am Cherry at ako po si Tutor Ben, your science best friend, ay lagi niyo mga kasama. Pwede niyo po kaming makita at mapanood sa DepEd EdTech Unit, DepEd Tayo Facebook page, also in DepEd Philippines, DepEd EdTech, DepEd TV YouTube channel. Sa dyan na mga gagawin ng Departamento ng Edukasyon para maihatid sa inyo ang kalidad, maayos at napaka malaman na pag-aaral, lalo na sa agham. Hindi po dyan tayo titigil. Pwede nyo rin pong makasama at maabangan si teacher or si tutor Cherry sa Health Terrific Time sa DepEd TV. Napakagaling po talaga ng aking mentor na ito, na si Ma'am Cherry. Again, you can also watch my animated version. pwede nyo pong mapanood ang poging Sir Ben in animated version nga lang. Pero makakasama din natin ang aking kaibigan na robot na si Toby sa Sir Ben YouTube channel at patuloy tayo sa pag-aaral ng agham. Salamat po. Tayo po ay magpatuloy. Ngayon, bago po ako magpatuloy, hayaan niyo pong batiin ko ang mga masisipag kong kasamahan. Dito po. Hello po, Tutor Ben. Yan. Army of Grade 4, watching from Santo Cristo Elementary School of Quezon City. Yan, malapit lang po kami sa Quezon City. Medyo, yan, medyo malapit. Okay, at si Jer Gabriela Manila, good afternoon, watching from Gavino, Madiran, GMA, Cavite. Wow! School po ay
Bulihan Elementary School. Alright! Maraming salamat po sa inyong pagtutok at walang sawang pagsuport at pagtitiwala sa ating ETULay. Let's go further. Sa ating Science 4, ating pag-aaralan sa Quarter 1, Week 1, the properties of matter. Nako po! Tutor Ben, napakahirap naman po ata ng lesson na yan. Hindi po namin yan kaya. Nagkakamali po ikaw dyan. Kasi nandito po, kasama ko po si Ma'am Cherry, ay hindi kayo bibitawan at patuloy po tayong mag-aaral. Kayang-kaya natin ito. Kung di po ko nagkakamali, ito po ay pinag-aralan at naituro po na sa inyo nung kayo ay nasa grade 3. Ngayon, bago natin matapos ang ating lesson, dapat matutunan nating i-classify or classify materials based on its ability, on the ability to absorb water, float, sink, undergo decay. Medyo natatakot na po kami, Tutor Ben, kasi po parang mahirap po yung lesson natin ngayon. Again, huwag kayong matakot kasi napakasarap mag-aral ng agham at sabay-sabay nating tutunan ano bang ibig sabihin ng mga ito. Pero, mag-review muna tayo. What is matter? Sige nga, mga mababait kong anak sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sagutin nga natin ito. Ano ba ang matter? What is matter? Sa pinaka maikli at mabilis na paraan, what is matter? Ano nga ba ito? Ano nga ba ang mga matter? Ito po ba ay nakakain? Ito po ba ay nahahawakan? At ito po ba ay ano nga ba? Ano nga ba ang mga matter? Hello po kay Ma'am Marites Ramos watching from Pangasinan. Wow, napakalayo. Yes. Oh, happy first day of school, everyone. Galing po yan kay A. Ross. Wow, ito po yung unang sagot natin. Ano? Sabi ni Gabriel Sixon, anything that occupies... Wow. Anything that occupies space. Napakalupit. Ang sabi naman ni Yana Rain, Leonardo ay solid liquid gas. Wow! Tanda niya pa yung lesson niya nung siya ay grade 3. At yun din yung sagot ni Lord John De Los Santos, solid, liquid, and gas. Sabi ni Eros, napakasipag nitong batang ito. Hello, Eros! Shout out to you! And you said that matter is anything that occupies space and has mass po. Wow! Alright, patuloy tayo. Ano nga ba ang matter? Let's go back. Everything around us is matter. Matter is anything that has weight and takes up space. So, ano man yung mga bagay na may bigat at umuukupa o kumukonsumo ng spasyo, ito ay makukonsidera na matter. Yun pala yun. At alam kong alam na alam nyo to. Patuloy pa rin sa pagsagot ang ating masisipag. Hello po kay Myra Baromeo. Sabi niya po, gas, liquid, solids. Wow, patuloy pa rin sa pagdaloy ng sagot ang aking matatalinong estudyante. Hello, Ross. Alright, patuloy po tayo. Let's go here. Yung mga bilog-bilog na makikita nyo po sa ating larawan, ito ay nagre-represent sa mga molecules. We all know, alam natin na ang mga matter ay binubuo ng molecules. At ang molecules or ang arrangement, ang pagkakalagay sa mga molecules ng solid ay dikit-dikit, sama-sama sila. Ito yung dahilan kung bakit ang mga solid ay may sariling shape. No, ano pong ibig sabihin nun? Katulad ng marker na ito. Ang marker na ito ay may sariling shape. Cylinder, medyo pahaba. Makikita at mahahawakan natin ito dahil ito ay halimbawa ng... Ito ay halimbawa ng solid. Katulad ng highlighter na ito na ginagamit ni Sir Ben sa paggagawa at pag-check ng mga activity sheets. Katulad ng suklay na ito na ginagamit ni Sir Ben kasi magulo na yung buhok niya. At kung ano man, at ano pa ba mga solid? Ang halaman ng aking nanay. Ang halaman ng aking nanay na may sariling shape at may sariling hugis, ito ay makukonsidera din na solid. At ito pa po mga kapatid,
ang mga stars. Kasi ang mga stars ay may sariling shape at ito rin ay ibibigay ko sa aking mga estudyante na masisipag at patuloy na makikipag magsisend ng kanilang mga sagot sa mga tanong ni Sir Ben. Patuloy tayo, Sir Ben. Ano po yung pangalawa? Ito naman ay liquid. Very good, guys. Very good. Ang liquid, kumpara po sa ating solid, ang arrangement po ng mga molecules nito ay hiwa-hiwalay. Kung ito yung dahilan, katulad ng tubig, wala po itong sariling shape. Mga anak, mga aking mga estudyante kong matatalino, pwede nyo ba akong bigyan ng halimbawa ng liquid? Sige nga, ano ba yung mga halimbawa ng liquid? Liquid. Ano ba yung halimbawa ng liquid? Ang aking lapis ba ay liquid? Ito ba yung halimbawa ng liquid? Okay. Ang sabi po ni ang dami po. Sana po mabasa ko isa-isa. Alex. Sabi ni Alex sa Guibo, well, liquid. Sabi ni Benji Manalo, water. Alright. Sabi ni Kashi, ito ay juice. Sabi ni Rafael Villanueva, ito ay milk. Tama ba yung pagkakabasa ko? At okay. Sabi ni Phil De La Cruz, tubig. Alex ay milk, water, and juice. O yan, napakabilis po kasi biglang bumabaha ng sagot kasi napakagagaling po talaga ng aking mga estudyante. Ayan, okay. Since alam na natin kung ano ang mga liquid, thank you guys sa inyong patuloy na pagsagot. Tayo naman ay pumanig or tayo pumunta sa pangatlong state ng matter, which is gas. Ang gas po, alam natin, kumpara sa solid, ito ay sobrang hiwa-hiwalay. Ang mga molecules nito ay magkakahiwalay. Hindi po yung lagayan ng lobo, kundi yung gas na nasa loob ng lobo. No, kaya po kaya natin itong maramdaman kung gumanto po tayo. Nararamdaman ko po yung hangin, mga kaibigan, mga kapatid. Pero hindi ko po siya pwedeng hawakan. No, yun kasi ang characteristic ng gases. Okay po, maraming salamat. After this, bubulay-bulayin ko, titingnan-tingnan ko kung sino yung masisipag kong estudyante at bibigyan ko ng award next class. Kasi ayoko pong masayang yung kasipagan nyo. Bibigyan ko kayo ng shout out at masigabong pagbati next class dun sa aking mga estudyante na napakasisipag. Alright, now let's go further. Now, ano po ba yung alam na natin kung ano yung mga matter, pero meron kasi po itong mga properties. At ang una dito ay its property or property that absorb water. Ayan na naman, Tutor Ben, natatakot na naman po ako. Ano pong ibig sabihin ng absorb? Ano po yan? Okay? Sige. Again, huwag kang matakot kasi kayang-kaya natin to. Pero bago ang lahat, tulungan nyo po ako. Sige nga, sa pinakamabilis na paraan na kaya nyo, pag ang ating mga bulak or ang bulak ay isinawsaw po natin sa tubig, ano kayang mangyayari? Oh no! Ano kayang mangyayari pag ang ating bulak ay isinawsaw po natin sa tubig. Ano kayang mangyayari? Uy, sabi ni Aaron, lalasaw. Alright, lalasaw. Okay, sabi naman ni Yana, wow, napakasipag ni Yana. Hi, Yana, napakasipag naman ng estudyante kong ito. Sabi po niya, maa-absorb po. Alright. At ito, iba din yung kanyang pagkakapaliwanag. Ang sabi niya po, ay sabi ni Lance ay ni A sisip-sip po ng tubig yung cotton. Sabi naman Ray Melly, mababasa po. Ayan. All right. Sabi ni Catherine, malulusaw, mababasa.
Napakabilis, pero maraming salamat po. Tama po lahat ng inyong mga kasagutan. Tama po na ang ating mga cotton, yung ating mga bulak ay may kakayahan na sumipsip, tumanggap, kumuha ng tubig. Kasi po, meron itong property na pwedeng mag-absorb. Eh ano po bang ibig sabihin na absorb? Absorb means to take in something such as a liquid in a natural and gradual way. So, ibig sabihin, ito po yung kakayahan ng isang matter or ng isang bagay. Tama po, Eros, na sumipsip, kumuha, or mag-absorb ng liquid. Hindi lang tubig. Pwede din itong mag-absorb ng kape. Kunwari, natapon si kape, pwede natin punasan ito ng tissue kasi ang tissue ay meron ding property na kayang mag-absorb. Ano? Ayan, maraming salamat. Katulad din ng paper, ng cardboard, at ng sponges, itong mga bagay na to ay may kakayahan na mag-absorb. Very good. Sige, mayroon ako mga binigay dito nga, halimbawa, paper, cardboard, sponges, pero meron pa ba kayong maibibigay na halimbawa na mga bagay na kaya mag-absorb ng hindi lang tubig, ng liquid? Pwede niyo po ba akong tulungan? Ano po yung iba pang bagay na pwede mag-absorb ng tubig maliban sa paper, cardboard, and sponges? Apakabilis ni Oli? Yan, sabi po niya tissue. Alright, ni Lord, sabi ay towel. Sabi ni Ralph Medel, towel po. Ayan, sabi ni Jacob Ramos, cloth. Wow, social cloth. Sabi ni Mori Santos, panyo. Ni Zofra ay, what's that? Sabi ni Zofra ay paper bag. Okay, napakagagaling. Alright, merong nagsagot ng tuwalya, ng towel, ng clothes. Sabi ni Clyde, ito napaka-practical, basahan. Nga naman, kasi pagkwari may natapon, naku patay, mapapagalitan ako ni nanay, pupunasan natin siya ng basahan. Matalinong bata. Sabi ni Manuel Anton, damit. Opo, kasi pag pinapawisan tayo, yung ating pawis ay liquid, ina-absorb ito. So magpapalit tayo ng damit. Ano, pag tayo ay laro ng laro, tapos tayo ay pawis na, pagbasa na yung ating damit, magpapalit na para hindi tayo magkasakit. Sabi ng masipag kong estudyante na sa Eros, hanky or handkerchief po. Wow, sa amin panyo lang yun eh. Pero sa kanya, hanky. Alright. Sabi ni Liam, tela. Okay po. Sabi ni Armel, paner, rug. Okay, napakoy. Sabi ni Gabriel Manila, punda. Okay, so lahat po ng inyong mga sinabi ay halimbawa ng mga bagay na kayang mag-absorb. Napakatatalino naman ng aking mga bunso. Now, we know that porous materials have small holes that allow air or liquid to pass through. Ang example po nito ay yung sponge. Ito yung sponge na ginagamit ng ating mga nanay every time po na sila ay naguhugas ng pinggan. Tinutulungan niyo ba yung inyong mga nanay sa paghuhugas ng pinggan, ha? Those materials may also called absorbent materials. Ito yung mga bagay na may kakayahan or kayang sumipsip ng tubig. Ang tawag sa kanila ay absorbent material. Bakit po? Kasi itong mga bagay na to ay may holes sa kanila. Doon, no? Lapit pa tayo. Yun. Yung mga holes na yun, doon pumapasok at doon sumusuot or doon na-absorb yung mga tubig. Wow! Sabi nila Neil, nila Jacob, nila Eric, tumutulong sila sa gawaing bahay, more especially sa paghuhugas ng pinggan. Very nice! Okay, tama nga naman yun kasi pagod na si nanay minsan. Dapat tayo tumutulong. Kasi grade 4 na tayo, di ba? Okay, now, ano naman po yung mga bagay na walang kakayahan na sumipsip or mag-take in ng tubig? Ang tawag sa kanila ay non-porous materials. Do not allow air or liquid to pass through. Katulad po nito, magandang halimbawa po nito ay plastic bags. They are also called
non-absorbent materials. Ano? Yun po yung ating mga non-porous materials. Ngayon, atras muna tayo. I-check muna natin yung ating natutunan sa ngayon. Pinag-usapan po natin ang ability or property ni absorb. We know na ang mga bagay ay pwedeng porous materials and non-porous materials. Okay? At alam po natin na ang tawag sa mga bagay na kayang mag-take in or sumipsip or mag-absorb ng liquid, ito ay tinatawag na absorbent material or materials. Yun naman mga bagay na walang kakayahan, ito ay tinatawag na non-absorbent material or materials. Very good. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsagot. Napakagagaling naman ng aking mga estudyante. Now, let's go further. Materials that float and sink. Oh no. Tutor Ben, float and sink. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi ko po alam yan. Ano pong ibig sabihin na mga salitang float and sink? Napakagagaling. Okay. Ang ibig sabihin ng float or mga bagay nagfo-float means to stay on top of water or liquid. Ito yung mga bagay na lumulutang. Okay? Ano naman po yung isa? Ito naman po ay sink or lumulubog. It means to fall to the bottom of water. Okay? Ang float, ito yung nag-stay on top kasi ito po ay lumulutang. At ito naman po yung lumulubog na tinatawag nating sink. Okay? Ngayon, sige nga, sa pinakamabilis na paraan, bigyan nyo nga ako ng halimbawa na mga bagay na lumulutang. Sino kaya yung aking pinakamabilis na mababasa dito? Alright. Mga bagay na lumulutang, mga kapatid. Wow, sabi ay styrofoam ni Sabalya. Alright, Hedelisa, Sabalya, styrofoam. Sabi ni Manuel Anton, paper boat. Napakabilis kasi nga naman naglalaro tayo, no? Alright. Sabi naman po ni Iana Alexandria de Guzman. Wow, haba. Boat. Okay. Ano naman po yung mga bagay na pwede nating masabi na may kakayahan or may property na lumulubog sa tubig? Sabi po ni Sofra, penny. Penny. Alam po natin yung penny, yung barya. Yan. Bato. Alright. Piso po. Oo nga naman, pero wag natin itapon sa tubig yung piso, mapapagalitan tayo ni nanay. Pero tama, lumulubog ang piso. Sabi ni Lance, kung sa atin sasabihin ay bato, sa kanya sinasabi niya rock. Alright, napakatatalino. Very good. Very good guys. Those are things that floats and sink. Yung mga bagay na lumulutang at yung mga bagay na lumulubog. Okay, katulad nung nasa ating slide, meron diyang rubber ball, styrofoam, yung stone, ito ay halimbawa ng bagay na lumulubog, metal spoon, toy boat. Okay, ito naman yung lumulutang. Okay, hindi pa rin talaga humihinto. Sabi ni AJ, bakal. Abay, opo, hindi po siya talaga katulad ng piso, gawa sa bakal, lumulubog. Thank you guys. Very good. Now, oh, naku po, sabi ni Ralph, phone. phone nino. Ito po, wag nating i-check kung ito ay lulutang ano at sa tubig, no, mapapagalitan tayo. Naku po. Pero alam natin na ito ay lulubog. Okay? Wag niyo nang i-testing, mapapagalitan tayo ni nanay. Now, tayo po ay magkaroon ng activity. Let's have fun. Okay, ganito yung gagawin po natin. Ano? Itatype po natin yung number ng question, tapos isusulat natin kung ito ba ay float or ito ba ay magfo-float or ito ba ay magsisink. Ulitin ko, kailangan natin i-type yung number, like number 1, float. Okay? Or number 1, sink. Tapos
itatype natin tapos babasahin ni Tutor Ben. Okay? Kasi may papakita ako sa inyo mga pictures, then tell teacher whether it will float or it will sink. Ready na ba tayo? Okay. Sabi ni De Guzman, okay po. Alright. Tayo po ay magpatuloy na. Now, itong question na to ay may isang star. Okay? So yung pinakamabilis na makikita ko mamaya sa review ko ay bibigyan ko ng isang star. Okay? Again, number one, ang bagay na ito ay mag-float or mag-sink. Sige nga. Oh no. Iron nails. Number one. Yes, number one. Ano? Wag lang number one. Number one? Isulat number one? There you go. Sabi ni Rosel Magno. Number one, sink. Kailangan yung isulat yung number. Tapos kung ito ba ay sink or float. Napakabilis. Very nice. Thank you. Alright. Sige, hahanapin kita mamaya. Okay, Rosel. Kasi you have your one star. Okay, na patuloy po tayo kasi ito po ay nagsisink. Number two, na merong two stars. Alright, sino kaya may pinakamabilis na kamay? Type number two at kung ito ba ay mag-float or magsisink. Second picture, rubber ducky! Rubber ducky number two. And what? Number two. Opo, kailangan nyo isulat yung number. Number two. Number two. There you go. Nicely done. Sabi ni Rainier. Tama ba yun? Sabi ni Rainier, number two, float. Wow, napakagagaling. Napakabilis. Okay. Okay, patuloy po tayo. Okay. For three stars. Number three and then what? Number three. Number three. Wow, napakagaling. Alright, sabi ni Rainier, again, if I'm not mistaken. Oh, okay, sabi ni Rainier, sabi din ni Yana, it will sink. Okay, very good, guys. Thank you very much. This is the last two. Bilisan po natin. Rock, number four. Number four, what? Float or sink? Number four, float or sink? Ano po kayang sagot? Number four, sino kaya una-una? Naku po, bumabaha na po. Sabi ni Trisha, if I'm not mistaken, sabi ni Trisha, sink! Wow, there you go. Napakagaling. Thank you, guys. Okay. For two stars. Sana, inaano natin to, ah. Mamaya isusulat ni Sir Ben yung inyong mga score. Nako, number 4 ulit yung nalagay ko, pero number 5 yan. Ilagay po natin number 5. For question or for picture number 5, styrofoam cups. 5. Sulat natin 5 and then float or sink. Again, float or sink. Number 5, float or sink. Okay, pipilitin kong hanapin yung kauna-una. Sabi ni Giancarlo Diano, ito daw ay mag-float. Tama naman ba yun? Yehey! Tama po yan! Maraming salamat, Gian. At sa iba pa na nakipag-participate sa ating activity. Oh, meron pa po pala isa. Okay, one more, guys. This is number 6. Number 6. 6 for 3 stars. Beach ball. Ito po ba ay mag-float or mag-sink? Oh, sabi ni Gian, tama po si Gian. Okay. Sabi ni Benji, sabi ni Rainier, sabi ni Hedeliza, Savalia, sink. Okay. Okay. Alright. Pero ang tamang sagot po, ito po ay mag-float. There you go. Thank you, guys. Thank you for participating. Tama pala yung narinig ko kay Ma'am Cherry dati na tunay nga na kailangan kong pagandaan ng mga grade 4 kasi napakatatali na napakagagaling nila.
All right. Well done. Very good. Palakpakan naman po natin ang ating mga sarili. Napakatatalino ng aking mga anak. Now, let's go further. Ang susunod po natin pag-aaralan ay yung susunod na property, materials that decay. Decay? Anong ibig sabihin po nito? Decay, to be slowly destroyed into bits in the presence of water, air, and soil. Ano kayang mangyayari sa tinapay na ito na nasa ating harapan pag iniwan natin siya sa labas ng inyong bahay for 40 days? Ano kayang mangyayari kung iiwan natin ang tinapay na to? Huwag nyo yung gagawin, pero example lang. Yes, it will decompose, mabubulok, sabi ni Kashi. Yung iba, sabi ni Torio, ni Eros, mabubulok po. Alright, thank you very much. Okay, nga naman, kasi when we left that, pag iniwan natin ito, ito ay mabubulok, ito ay aamagin, ito ay masisira, sabi nga ni Kayla. Sabi ni Rafael, mold. Ito daw ay aamagin. Okay, sabi din ni Rina, aamagin daw. Tama po, tama po. Kasi ang tinapay ay merong property na nadidecay. Okay? And note, not all plants and animals decay at the same time. Hindi lahat ng mga bagay or ng matter ay nabubulok ng sabay-sabay. Yung iba matagal na nabubulok, yung iba ay iwanan mo lang siya saglit, panis na, tapos patuloy, mabubulok na siya. Okay? Right? Iba't iba po. Ngayon, 4. 3 stars. Answer my question. What will happen if we don't segregate waste? Pag hindi natin alam kung ano yung nabubulok at hindi nabubulok, pinagsasama natin ito. Ano kayang mangyayari? Ano kayang mangyayari pag hindi natin pinag-iwahiwalay ang mga basura, mga anak? Naku po. Ano kayang mangyayari pag pinagsama-sama natin yung mga basura dyan? Hindi na natin sila pinag-iwahiwalay. What will happen? What do you think will happen? Sabi ni Clyde, well, babaho. Ayan, sabi ni yan, sabi ni Kayla, mabaho po. Okay. Yan, pinagsama-sama natin yung nabubulok at hindi nabubulok. Tama po, tama ang inyong mga kasagutan. Ito po ay babaho. Ayan, kasi dapat, yan, wow, sabi ni Athena, I'm looking for that word, pollution. There you go. Tama. Ito po kasi ay pollution. Kaya dapat hindi natin pinagsasama, pwede natin kasi silang gamitin ulit. Pwede natin kasi itong i-recycle ulit. Okay, thank you. At isi-send ko sa iyo ang 3 stars mo mamaya. Let's go. This is my next question. How do you segregate waste? Sa paanong paraan ba tayo naghihiwa-hiwalay ng mga basura? Mga anak, paano ba tayo naghihiwa-hiwalay ng mga basura? Yung balat ng saging, ihahalo ko sa plastic bottle, tapos ganito. Ayan, hindi na po niri... Eh, dapat po hindi natin pagsamahin ang basura, sabi ni Tricia. Sabi ni Lance, recycle guys. Sabi ni... Oh, sabi ng DIAP National High School Guidance, wala po kaming star ni Sir Twico, Sir Ben. Oh, okay. Ma'am, mamaya isi-send ko po yung star nyo personally. Okay, sabi po ni gagamit po ng 2 basurahan. Wow, sabi ni Golopol. Okay, thank you. Gagamit po siya ng sabi ni Yana, aking masipag at attentive na estudyante, pinaghiwalay po ang nabubulok at hindi nabubulok. There you go. Thank you. Kasi gagamit tayo ng magkaibang lalagyan. Ginagawa ba natin to? Dapat. Okay. Tayo ngayon ay mag-check. Tayo ba ay natuto? Ano ba yung pinag-aralan natin? Right, true or false? Kung kung tama yung sinasabi ng question or ng passage, right, true. Kung ito ay mali, right, false. Again, write the number, okay? So number 1, question number 1, true. Question number 2, false or true. Okay, lagyan po na natin na number. 4. A single star for 1 star. Plastic or plastics are
porous materials. Ano po kaya? Plastics or porous materials? Number one, and then true or false? Number one, true or false? Plastics are porous materials. There you go. Sabi ni Norma, true. Sabi ni Carla, false. Sabi ni Anne, true. Ano bang sagot? Okay. We consider them false or non-porous materials. Kasi hindi naman niya hinahayaan yung water na pumasok doon sa kanyang sarili. Katulad ng plastic boots. Kaya pag sunod natin yung boots natin, hindi tayo nababasa. Okay? Thank you. Now let's go. Non-porous materials are materials having small holes that allow air and water to pass through. Tama ba to? Ang non-porous material ay may maliliit daw na butas. Number two, sulat ang number two, and then write true or false. Number two, sabi ni Trisha, abay mali po. Okay, sabi ni Abriara, tama ba ang aking pronunciation? True. Sabi ni Melody, true. Okay, ito ay false. Kasi ang non-porous materials ay hindi hinahayaan ang tubig o ang air na pumasok sa kanya. Kasi ito ay kinukonsidera na non-absorbent material. Cotton. Cotton is a porous material. Number three. Sulat ang number three. Number three. Sulat number three. Tapos, true or false? True or false? Number three. Ayan, false. Anak, ang false ay F-A-L-S-E. Okay. Napakabilis naman ng mga bunso. Sabi ni Ignacio Kestrel, true. Alright. Okay. Nicely done. Thank you, guys. Now, almost done. Almost done. Materials made out of cloth do not absorb water. Yung mga bagay na gawa sa tela, ito po ay hindi nag-absorb ng water. To why true or false? That's number four, guys. Number four, four, then true or false? Four, true or false? Sabi ni Ygritte, no, no, no. Okay. Sabi ni AJ, false. Tama ba? Jamel, false. Sabi ni Mary Flores, false. That's for three stars. There you go. Tama. Kasi po, ang mga tela, mga damit, ito po ay nag-absorb, ay may kakayang mag-absorb ng water. And for the... Okay. Nice. Maraming salamat po. Mamaya again, re-reviewin ko yung mga batang masisipag na nagsagot sa aking mga tanong. At kayo po ay aking isa-shoutout next meeting or next class. Kasi po, napakasisipag at napakagagaling nyo po. Now, napag-aralan po natin sa properties of matter. Meron po tayong ability or property na kaya mag-absorb. Meron pong mga object or may mga material na nagfo-float at lumulubog. Tinatawag din na sink. Napag-aralan din po natin na meron po tayong mga material na mabilis at mabagal na nabubulok. Okay? Now, gusto ko po sa inyong ipakilala si Sir. Yan. Ang pangalan niya ay John Dalton. Okay? He is our scientist of the week. Bakit ba siya mahalaga? Bakit ba natin siya kailangan pag-usapan? The idea that everything is made of atoms was pioneered by John Dalton. Yan. Kasi, alam nyo ba, wala nung internet, tas parang malalakas na microscope. Matalino lang talaga si John Dalton kaya naisip niya. Isa siya dun sa mga una mga scientist na nagsabi at nagtanong, ano ba ang bumubuo sa marker na to? O ano bang bumubuo sa tape na to? Ano bang bumubuo sa lapis na to? No, isa dun siya, isa siya sa nagsabi na mayroong mga liliit na particles
na bumubuo sa mga bagay. Mga kapatid, hindi lang niya ito basta inisip, pinag-aralan at ito ay kanya ding napatunayan. Yun yung ating pinag-aaralan sa ngayon. So, ibig sabihin, dahil sa tulong ni John Dalton, meron tayong pundasyon. Yan, meron tayong model kung ano ba ang ibig sabihin ng atoms, ano po ba ang molecules, ano ba yung mga maliliit na particles na bumubuo sa lahat ng matter. No, inaanyayahan ko kayo, ini-encourage ko kayo na basahin nyo sino ba talaga si John Dalton. Napakaganda pong nating pag-aaralan ng kanyang buhay. Tapos, i-share nyo siya next meeting, no? Sir, Tutor Ben, napag-aaralan ko po na si John Dalton ay ganito. Ayan. Okay. Samahan niyo po muna ako dito sa aking kasabihan, magmasid, magbasa, at magtanong. At wag titigil matuto. Okay? Ako ay nagagalak at ako ay natutuwa kasi kayo ay aking nakasama. Again, I am your Tutor Ben, your science best friend. Muli, samahan niyo po kami every Monday. Ayan, yung aming mga gwapo, yung ating mga gwapo at mga gagandang tutors. Okay, pinapakilala ko sa kanila, sila sa inyo. Kasi makikita nyo sila palagi at sasamahan nyo po kami sa pag-aaral pa ng Agham. Again, thank you guys. Thank you for listening to me. Thank you for your answers. And thank you very much. Wag na wag kayong bibitiw. Wag na wag kayong aalis sa inyong inuupuan. Kasi kailangan natin mapakinggan at kailangan po natin mapag-aralan yung susunod na part nitong ating klase for grade 5 na ituturo sa atin ni Tutor Love and Tutor Maha. Okay? Maraming salamat, guys. See you again. See you, guys. Thank you, babe. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETULay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETULayLevelUp. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETULay!